Dahil may kakulangan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin. Bilang opisyal. Tulad ng nangyari sa sinasabi niya na hindi ma-implement. So siguro nag-antay lang siya, madimada niyo sa korte. Yun po kasi yung process. Suspension. Dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yung sa police na ipaalis. Pero yun nga po, kasi ang... Pupunta sila sa police? Yes po, dadalhin po nila yun. No, ma'am. Sorry, ma'am. Hindi nga na napag-usapan, dahil kung ganyong tinding lang si DA, useless po yung opisina nila. At ano na lang, buwagin na lang ito kung ganun yung sagot ng official ng CDA. So meaning po, ang mga members niya ay siya pa rin ang iboboto. Correct. Hindi exactly. Tanong mo, sagot mo. Sir. CDA po, ngayon lang lumilitaw. Siguro po sana matulungan din ninyo sa CDA. Ang OTC nandiyan din. Sana magkaisa, magkaintindihan. Ako po, bilang sa Tindig Calabarzon po, kasama po ang kooperatiba, kasama ang corporation. Nasaan ang corporation? Kaya ko po ginawa yung namin na pinagsama po namin sa isang samahan yung corporation. Kasi bakit po? Doon po sa capacity building, hindi po kasama ang corporation doon. Dahil po sila ay under ng Securities and Exchange Commission, kung saan wala namang bahagi ang SEC upon registration, kung paano sila matuturuan, ma-educate, kung paano pagagandahin ang takbo ng kanilang negosyo, financial aspect, governance, at marami pang ibang bagay. Kaya po kami, OTC, bakit ba hindi natin baguhin? Baka po Mr. Senator, sa tulong po ninyo, mabigyan, makapag-craft po tayo ng batas to amend ang batas ng OTC, gawin siyang authority to include the corporations para kapag may pa-seminar sila, hindi excluded ang corporation. Eh, pero sa kalaman, hindi sila kasama. Sayang po yung mga yun po yung nakikita kong butas, pero hindi ibig sabihin nun may mali. Kasi kahit ang buong sistema ng gobyerno, maraming mali. Pero dapat ba natin i-collapse ang gobyerno? No. We have to shield yung mga butas na mga may mali sa programa. That's the same way with this program. Maganda po ang programa, ang esensya. Bakit po? Ako po personally, kami po sa Montalban, 100% consolidated. May transport po ng mga jeep, magkakasama kami sa council, nag-meeting kami noong nakaraan. Lahat po yung tumatakbo, wala po naman naiiwan doon. Pero mayroon pong modernized, lahat din tumatakbo. Normal yung mga aberya, normal yung konting banggaan, konting samaan ng loob. Part of life, part of the business. Pero at the end of the day, magkakaibigan tayong lahat. May programa tayong sinusunod, may hanap buhay tayong magandang gawin. Hindi ako pinautang ng DBP. Galit ba ako sa DBP? Masama ang loob, pero hindi galit. Pero yung mga sabay kong pinautang niya, tamak, part do sa hindi mga nakapagbayad. Pero ako po, I am proud to say, Metro Comet ay meron na pong 132 modern units, hindi naman po China, isusumade. Pero ano po yung ibig sabihin nun? May nagreklamo ba bawat? Lahat po nabibigyan namin yung programa na nabibigyan namin sila ng incentives yung aming mga miyembro. Maayos kami. Pero kami yun, dahil kami yun eh. Kung paano namin binibigay yung mga benepisyo na para sa kanila. Pero dapat po maturuan ng CDA, maturuan ng OTC, paano ang corporation? Ibahagi po natin sa kanila yung pagtuturo para maituro din na maayos, mabigyan. Kasi naiintindihan ko po lahat ng sentimento ng aking mga kasama rito. Naiintindihan ko rin po ang sentimento ng mga kasama natin sa Manibela. Pero ibig pong sabihin, hindi pangit ang programa. Kung paano, that the Region 6 is only part of the Philippines. Napakalawak ng buong Pilipinas para ibagsak yung programa ng PUB modernization. That is isolated cases na pwedeng matulungan sa ibang aspeto. Maganda po ang PUBMP. Salamat po at magandang umaga. Mr. Comilla, I do agree with you na wala naman perfect na sistema. No? In your case, nagawa nyo ng paraan na para maging maayos yung kooperatiba, yung ganyang consolidation. So ang tanong ko sa iyo, bakit nagkakaproblema sa iba't ibang mga samahan unlike sa iyo? Bakit mayroong mga hindi na plan siya na para maayos yung sistema at maging katulad ninyo? Anong nakikita niyong problema doon? To be honest, medyo masakit yung sasabihin ko po sa atin lahat. It's a management style of everyone. Mismanaged, and napakahalaga po yung trust. Yung trust ng bawat miyembro sa kanyang leader. Yun nga, Mr. Comier. Paano po? Base sa mga napag-usapan natin kanina, doon nga po sa leadership, mayroong hindi na sweldohan,
merong involved yung sa korupsyon. Exacto po. Favoritism, etc. Pasalamat yung mga miyembro mo na maayos ang pamamalakad mo. E paano yung sa mga ibang samahan na hindi maayos sa pamamalakad? Ano po yung iyong magiging, mabibigay na advice? Ah, ito po yun. Kaya ako po binanggit unang-una yung capacity building education for the membership. Yung lahat po ng miyembro, may karapatan po tayong tanggalin ninyo yung hindi maayos ninyong leader. Dahil po, let's say for the cooperative, the highest governing body of the cooperative is the general membership. General, kapag po kami merong every year nagkakaroon po kami ng election, ay kung hindi ninyo gusto at kita ninyo na palpak ang pamamahala ng inyong leader, tanggalin nyo. Kaya po natin, meron po tayong mga seminars sa mga members, tinuturuan tayo ng ano ba ang iyong karapatan. Kahit nga po ikaw associate member at saka ikaw regular member, parehas lang na yung karapatan ng pagboto, tanggalin mo ang hindi maayos na leader para ikaw ay magkaroon ng maayos na pamamahala sa iyong kooperatiba. Kapag naman ikaw ay maayos na leader, mananatili ka sa pwesto dahil ikaw ay maayos nga ang ginagawa. Pero marami po naman ganyan kaya nakakaroon po ng hindi maganda. At siguro po, with all due respect to the CDA, I'll spare no one here. Mr. President, sa CDA po, kapag may nagreklamong isa, ganito na kagad. Pag may nagreklamo na ganito, sa dapat be firm to the decision. Kapag nakikita nyo maayos, doon ka, hindi yung dili-dali. Ang bagal ng sagot, parang inabot na ng taon, eh, pero pinakamahalaga lang naman makukuha sa CDA is the, yung karapatan na mabigyan ka ng COC. Pero that COC nagtatagal sa sistema rin nila. Sorry po, ma'am CDA, pero we have to correct that. Ganun din po sana. At hindi ka pa na magkakaroon ng certificate of good standing with OTC without the COC coming from the CDA. We love CDA, but that should be corrected. Sabi nyo, kapag hindi maganda pa malakad, Mr. Kumiya, ng leadership sa isang kooperatiba, tanggalin. Eh, bakit hindi ginawa nitong mga nagreklamo rito? They seem to be helpless. Anong Mr. Chair, siguro po, napakaganda po ng tanong at siguro po, alam na natin lahat ang sagot dyan. Sila po yung mga leader, bakit nga po ba hindi sila nawawala sa pwesto? Siguro po, baka hindi rin properly educated ang lahat ng ating mga members. Siguro po, dapat po, kanya-kanya po itong treatment ng management po eh. Siguro po, hindi naman po lahat kami ang may kasalanan. Lahat, hindi naman po lahat ng mga grupo dito. Siyempre po, ina-acknowledge nga po natin yung pagkakamali din po ng ating nasa gobyerno eh. Siguro nga po, paano ba yung butas na dapat ay mapatsihan ng ating LTFRB, ng ating DOTR, ng iba't iba pang agency? Yun po dapat nating alamin sa bawat lugar dahil po bawat po lugar ay may kanya-kanyang problema. Sa Region 6 iba po, dito po sa NCR ay iba, sa iba pong region ay iba. Siguro po baka matulungan, hindi ko po sinasabing tama yung aking sinasabi, siguro po tingnan sa approach sa bawat areas dahil magkakaiba po ng route. Again po, tama din po kayo dun sa route. Magkaiba naman po kasi yung payag po ko sa sinasabi niyo na ang mga local government ay dapat nagiging hindi bagay. Ako po ay isa sa pinsala ng LGU. Tatlong LGU ang aking dinaanan. Pero hindi ko po ito inireklamo. Sumulat po ako na maayos at mahinahon sa LTFRB. Awa ng Diyos, hindi pa po sinasagot ng LTFRB hanggang ngayon. Pero bakit po yun? Dalawang LGU pumayag. Doon sa isang dulo, hindi pumayag dahil masikip daw yung daan doon at maraming tao. Eh, kaya po maraming tao, we need to serve those people. Okay. Kailangan na sakyan. Ngayon po, yun nga po ang tawag po dun sa magkaiba po yung consolidation, ang approach, at magkaiba po din ang approach para naman po doon sa tinatawag natin na LPTPRP. Bakit po? Kasi ang consolidation po, isang step kung saan dapat kami ay makonsolidate, magkasama-sama. Hindi ka naman nawawala sa ruta kahit pa po wala pa yung LPTPRP. Yun nga po, Mr. Kumiya, sa first step pa lang consolidation, nagkakaproblema na eh. Yun yung sinasabi ng mga tumututol sa consolidation. Eh, hindi mo kasi okay ka kung akong tatanungin, I don't know, siguro dapat mag-seminar sa iyo yung mga taga-gobyerno, mag-seminar siguro sa iyo yung mga ibang nagkakaroon ng problema sa consolidation because it seems to me na mukhang maayos yung pamalakad mo. Pero sa first step pa lang consolidation, nagkakaproblema na agad eh. Hindi na address agad ng taga-gobyerno natin, LTFRB. That's where the problem comes in. Ang daming tataas na kamay. Interesado ko rito kay ma'am. Ma'am, lapit kayo rito. Sino po kayo? Identify yourself po. Kanina pa si ma'am kasi taas ng kamay.
So, identify yourself, ma'am. Hello po. Ano pangalan niyo po? Si Aurea Hussein po ako. Aurea, ma'am Hussein, saan grupo kayo? Ako po ay member po ako ng Metro Rizal. Metro Rizal? UB Transport Service Cooperative. Okay. So, kagaya po ni ang tanong kanina, sir, ninyo. Ang sabi ni sir, bakit hindi po tanggalin daw ang mga official? Mm-hmm. So, I was once part of the board of directors mm-hmm. ng Metro Rizal. So, yung pong chairman namin, dineclare po kaming non-migs dahil po sa pagsagot namin sa mga inquiries ng mga operator members namin. So, sila po kasi ang nagdedetermine ng kung sino po ang magiging members in good standing at saka hindi. Mm. Opo. So, for sure, kukuhain niya yung mga taong boboto para sa kanya. Kaya po kahit po meron ng nailabas noon sa Kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Yung pong verified complaint ay naka-file na sa CDA. Magwa 1 year na po sa August 21. Hanggang ngayon, wala pa po silang desisyon. At ang pinakamasakit, Mr. Chair, kami po ay mga operator na dating daily po ang aming kinikita. Ngayon po ay 4 months na po kaming walang nare-receive. Paano po ang maintenance? Paano po ang aming mga pamalengke, pambayad ng bills, pampainrol po ng aming mga anak? Hindi po kami tumutol sa modernization. Maganda po ang aming ruta. Kumikita po ang aming kooperatiba. Pero bakit po ganon? Dahil po hindi po honest ang mga nakaupo. Wala pong transparency po. Ngayon, nabigyan po ng CDA ng COC ang aming kooperatiba despite po sa mga madaming violations. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Bakit po sa ibang region ng CDA may suspension po ang mga officers pero bakit sa Region 4A wala po? Okay. Pagbigyan ko si ano, yung isa na lang. Itong si, anong pangalan niyo po, sir? Yung naka-red, naka-stripe. Anong grupo po kayo, sir? Magandang umaga, Mr. Chair. Ako po si Nolly Rosales, galing po sa United Negros Driver Center Operator po. Okay. Yung sinusugan ko lang po kay sir na sinasabi, dahil may kakulangan po dito yung CDA sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po maialis-alis ng CDA ang kanilang order. Ito po yung napapatunay. Na may order na yung CDA, pero hanggang ngayon nasa opisina pa rin ang mga opisyal na inorderan na 90 days preventive suspension. Ito po yung problema. Anong grupo po yan, sir, na nabigyan na ng suspension order pero hanggang nakaupo pa rin, walang ginawa yung ating... Region 6 po, United Negros Transport Cooperative po. Okay, so meron suspension order pero hindi ini-implement? Hindi po na-implement hanggang ngayon. Yung mga official po, nakaupo pa rin. Okay, LTFRB, pakisagot po. CDA. Si Chair, sa CDA po yan, hindi po okay. Sa LTFRB. Sorry. Sino dapat sumagot? Sorry. Si ASEC Mirla Paradillo. Ma'am, pakisagot. Good morning, Your Honor. Sir, gusto ko lang pong i-clear that this program, during the crafting of this program, CDA was not even consulted. We were not part of this program. But the only role of CDA then was to register a cooperative. I'd like to recognize our Senate President, Senator Chief Escudero. Good morning po, Senator. Our only role was to register transport cooperative upon the endorsement of the Office of Transportation Cooperatives. So yun lang po ang naging role namin. But even then, dahil nga na-approve na siya, we accept and adopt it. So maraming gulo na nangyari, napasok na kami kasi nga dahil involved ang aming mga transport cooperatives. Ma'am, sorry ha. Hindi mo ata nasagot yung tanong yes po. Ko. Sasagutin ko po. Meron, pakidiretso na lang po yes, ma'am. Bakit hindi pa rin ma-implement yung suspension order? May mga hanggang ngayon nakaupo pa rin yung mga suspendido na dapat. Yes po.
on may charge order na po sila, nakakasuhan po yung mga hindi nag-implement ng mga suspension, and even in dahil meron sila mga negligence, mga gross misconduct. Kaya nga ma'am, ang sinasabi nga kanina, anong pangalan niyo ulit sir, yung may hawak ng suspension order? Oh, ang sinasabi niya, may suspension order na, pagkatagal-tagal na yung suspension order, and yet hindi nyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakainsulto para sa mga jeepney operators, sa mga jeepney drivers particularly. Yes, sir. Wala naman po kasi kaming police power. In fact, then who has the police power to implement that suspension order? Kailangan po namin silang kasuhan. Who has the police power, ma'am? Yung ang dapat po kasi sir, yung pag-issue namin ng suspension, kaya ma'am, kung nag-issue kayo ng suspension order, opo. Tapos ngayon, hindi nyo ma-implement, sabi nyo, wala kayong police power, then ba't pa kayo mag-issue ng suspension order kung wala pa lang kayong police power, o wala kayong ma-delegate na grupo na has the police power para pilitin na maalis na yung mga nakaupo na merong suspendido na? Bali, ano po sir, may charge order para kaso na po sa court. O so, mahabang proseso yan pag-korte. Actually, sir, yes po. Then useless. Mag-issue kayo ng suspension order, tapos tututol yung na-issue nyo yung suspension order, then you go to court. When you go to court, mahabang proseso yan. Nandiyan yung RTC, nandiyan yung si Court of Appeals, nandiyan yung Supreme Court. Damn, abuti ng taon-taon. Tapos habang nilitis yung kaso sa korte, adding insult to injury, nakaupo pa rin yung nasuspendido at titiba-tiba pa rin, ika nga. So bakit ba't pa-issue ng suspension order kung in the end pala sa court din pala ang bagsak? Tulad itong nangyari sa sinasabi niya na hindi ma-implement. So siguro nag-antay lang siya, madimada niyo sa korte. Yun po kasi yung process ng batas. Then there's sir. A problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Kung sila sir, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang dalhin yon suspension, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yun sa police na ipaalis. Pero yun nga po kasi ang pupunta sila sa police. Yes po, dadalhin po nila yon. No, ma'am. Sorry, mama. Kung punta sa police, hindi po trabaho ng police. Yung suspendido, wala pong power ang police. The police... Wala po din po kasi kami police power, sir. Oh. So, yun po talaga yung process ng batas. Limited lang din po yung aming power. Hindi, wala kaming police kaya power. Kaya so hindi niyo pag-isipan itong PUB modernization. Ito yung isa sa mga butas dyan na... kapag nagkaroon ng problema yung mga jeepney driver, sabi kanina ni Mr. Comia, tanggalin. Paano mo matatanggal yung isang tao na samantalang yung mismong management, siya mismo pwede magpatanggal sa mga tao niya na hindi nagko-comply o hindi magandang standing. Sorry. And then kapag halimbawa na pagkaisahan na, halimbawa yung isang leadership, tulad halimbawa si Mr. Comia, na pagkaisahan na siya ng mga miyembro at nagreklamo sa inyo, nag-issue kayo ng suspension order, hindi yun pala kayang implement. Yun yung isang loophole, sir, doon sa implementation. Exactly. Useful. So how would you address so, that? Tatawag ng polis, mamang polis, halika, pataskin mo dyan sa pwesto itong... Actually, sir, meron kaming ongoing leader na... kooperatiba. Joint memorandum circular supposedly with LTFRB, OTC, and ongoing namin na sana ay mapabilis para mag-collaborate kami. Kasi... hindi po pwedeng isang office lang talaga dahil maraming involved. So ano suggestion niyo po? Tulad nito yung sa hinain kanina ni ano pangalan niyo ulit sir? Nolly Rosales po, Your Honor. Mr. Rosales. Ang tagal-tagal nang na-issue ng suspension order and yet nakaupo pa rin, pangisingisi pa rin yung na-issue niyo ng suspension order. Kaya siguro, Mr. Chair, baka buwagin na lang pong CDA kasi wala naman po talaga silang ngipin sa kanilang order. Masaya pa rin po yung mga kumukilimbat ng pera ng mga membro. Hanggang ngayon po, pumapista pa rin. So kung ganun yung pong sagot ng CDA, bakit kailangan pa natin silang abigyan ng malaking papel para i-implement ang order nila? So alam mo pa, Mr. Chair, ang sabi nila, magtayo po daw sila ng management committee para daw i-take over yung cooperative na to. At saka, mag-re-elect sila ng mga bagong opisyal. Hanggang ngayon po, naghihintay yung mga biktima dito. Wala pong kahit isang tugon.
itong ang CDA. Kaya nga, pinaabot na namin ngayon dito, buti nga na ano, napag-usapan, dahil kung ganyong tinding lang CDA, useless po yung opisina nila. At ano na lang, buwagin na lang ito, kung ganun yung sagot ng official ng CDA. Okay. Bago ang lahat, Senator Cheese. Sir, kailangan talaga yung committee na itatayo ng CDA para po makapag-General Assembly at makapag-election ng panibagong mag-take over. Dahil nga po, lahat yun, lahat ng officers ay suspended. Paano magkakaroon ng General Assembly? Paano magkakaroon ng botohan? Samantalang kapag nakita ng isang leader, tulad naman ni Mr. Comilla, merong isang mga membro dyan na hindi sumasangayon sa kanya, pwede niyang alisin at any given point. Ang sasabihin lang niya, hindi ko gusto yung ugali mo, hindi na maganda yung karakter mo, tanggal agad. Pero, yung mga tao, mahirap magpatanggal ng leader. Si leader, madaling magtanggal ng tao. Nag-gets niyo po? Yes po. Doon sa lahat na suspended na mga officers, yun po yung itatayong committee na sinasabi niya para po magkaroon ng General Assembly at yung General Assembly ang magde-decide sino ang uupo. Kaso po yung General Assembly, tuta din ni ano ni official eh. Oh. Diba? Paano magkakaroon ng General Assembly? Yun ay planted ni official. Planted ng presidente ng samahan. Oh. So meaning po ang mga members niya ay siya pa rin ang iboboto. Wala, correct. Hindi exactly. Hindi tanong na mo, po, sagot mo. Sir, hindi na po namin yun. Hindi, I mean, paano ba? Kasi kailangan meron talagang documents. Kaya so ikaw mismo nakita niyo yung problema. Yes po. So ang akin lang dito sa PUB Monetization Program, pinag-isipan niyo muna na mabuti. Para minadali ito eh. Hindi nyo na-consulta lahat ng stakeholders eh. Hindi nyo, ang ginawa nyo kasi, ang kinukonsulta nyo lang palagi, LGU, LTFRB, DOTR, kayo-kayo lang. Hindi nyo kinonsulta yung mga mismong people sa ground. Again, sir, we are not part of the modernization program. No. In example ko lang kasi, di ba? Yes, kaya marami tumututol dito. Yes, po. Kasi may mga loopholes because hindi na pag-arala na mabuti. I agree, hindi sir. Hindi na-consulta lahat. I agree. Di ba? Tama. Pagbigyan Mr. Chair Mr. Aguilar naman yeah. Tagasan po kayo Mr. Aguilar. Thank you Mr. Chair. Ako po si Jaime Aguilar, taga NCTU po, National Confederation of Transport Workers Union. Yes sir. Matagal na po nating nag-engage sa government regarding dito sa programa na to, na totoo po yung sinabi natin na minadali po ito. As early as 2017, may mga proposals po kami na para maging maayos sana yung implementation. Kasama na po yung CARS program budget na natitira sana na 9 billion na pwedeng gamitin sa Eco-PUB development. Tinanggihan din to ng previous secretary ng DOTR. So maganda po sana to na yung mga lumalabas po kasi yung problema ngayon ay inanak siya ng kultura natin eh. Kaya nga sabi namin, just transition, tama po yung bill natin na dinedevelop, na ika-capacity building dapat muna yung lahat ng mga nag-transition, association to cooperative. Kaya ubanak ng maraming problema to kasi wala nga pong ganun nangyari, minadali nga po itong programa na to. At naniniwala nga kami na malaking bagay, katulad po niyan, si Mr. Elmer Francisco, meron pong pagkakataon tayo na na-develop na yung Eco-PUB natin, ito na po yung dapat na i-develop para hindi ganito kalaki po yung mga yung mga presyo ng PUB na sobrang mahal. Kaya nga po doon sa proposals natin sa just transition ay dapat po talaga yung government budget for this big program ay ma-sustain. Halimbawa po, nung panahon ng pandemic, inanak po yung service contracting eh. No, nang una, akala natin ito ay parang pandemic response lang. Pero nakita natin yung papel nito sa PUB modernization. Na kung saan, yung binabanggit nga po natin, yung ibang mga ruta na nag-modernize, hindi kumikita. Pero sa pamamagitan ng service contracting kasi, nasa subsidize sila eh. No? At marami po kaming kooperatiba na nasa miyembro po natin, nakasurvive po sir eh.
Sir, may sinasabi sa akin si Senator Chisco Cordero. Mas maganda ikaw na magsabi, Senator.